pa. So ito yung ating gagawin ngayon, ano, Yamaha Nmax version 1. So i-re-install natin lahat ng mga naka-install dito, ano. So galing pang Muntinlo pa sila, sir. So ang gagawin ko rito is i-wiring cleaning tack natin 'yan, yung mga ganyan. So lilinisin natin, ano. Ayan, oh. So itatama natin yung pagkaka-install ng mga load. At the same time, yung linis i-apply natin dito. So nakita nyo, napakadaming wire kung saan siya nagpupunta. Ayan. So lilinisin natin lahat yung mga wire na 'yan. Ayan, oh. So puno. Ayan. So gaya ng sabi ko, mayroong relay dito. Tapos mayroong relay ulit dito. Ayan, oh. So bukod naman yung relay dito sa loob, mga kasipa. Kaya ito yung sinasabi ko, pag nagkaroon tayo ng troubleshooting, hindi natin masasabi is malalayo yung mga relay, ano. So may possibility diyan na kailangan natin buksan yung buong settings o buong set ng motor para mapasyal natin lahat at makagawa tayo ng mga diagnose kung saan ida-diagnose natin isa-isa yung mga naka-install diyan. So kagaya ng ganito, hindi tayo nang nagsimula, medyo mahirap i-diagnose kasi hindi natin alam kung saan papunta yung mga wiring, kung ano yung mga trigger na ginawa. So iba't iba kasi yung mga paraan naming mga gumagawa, no. So ayun. Shutdown na naman, ano. Patay ko sa 555. Ah, sige, 666. Ayan, so sinutdown namin gamit yung GPS. I-re-rewiring natin lahat ng ito, mga kasipa. Ayan. Tapos lahat ng relay na yun, pagsasama-samahin ko dyan, nandiyan ko lahat i-install lahat. Tamang paraan ng pag-install ng mga load. So ikakabit natin yan dito. Dito natin ilalagay para dito na lang ma-access lahat. Okay? So ito yung before natin. I-re-install din natin yung dalawang bush na ito. Tapos at the same time, lalagyan natin reversible passing. Kasi iba rin yung diskarte nila dito. Reverse passing ang nakalagay dito sa blue water. Tapos meron siyang passing sa low ng mini driving. So pag naka-high, wala na siyang passing. Okay? So ang gagawin natin lahat dyan is pagaganahin natin lahat. Magsimula sa patay, nagpapassing low, nagpapassing high, nagpapassing. So ganoon din sa kanyang loud horn. Every time na mag-loud horn tayo. Ayan. Ayan, mga kasipa, no? So, ayan. Iwa-wiring cleaning natin yan. So ito yung before natin. Ayan. Okay? So sinimulan ko na, mga kasipa, no? Natapos ko ng i-module o i-review yung kanyang remote. Normally open, normally close type ang kanilang ginamit sa trigger. So pag nagkaroon ng contact yung ating remote, normally open na. So magtototally shutting down si motor. Okay? Tapos itong GPS naman is minodule ko na din. Nakuha na rin natin yung input-output triggering niya. Is okay na din siya, no? So ang gagawin ko, yung relay na to, ilalagay ko siya dito sa ilalim. So lahat ng trigger namin pagdating sa relay is dito. Just in case magkaroon ng troubleshooting, dito na lang siya magbubukas. So maiwasan na yung magbukas dito sa harap at magkaroon ng ganito kakalat na wirings. So doon ko na i-design lahat, mga kasipa. Ayan na. So yan, mga kasipa. Ito kasi, meron kasi siyang relay dito. Tapos meron pa siyang relay dyan. Tapos meron pa siyang relay dun sa kabila. So pag bago ka pa lang sa motor na to at hindi mo alam yung trigger niya, is may possibility dito na malilito ka or kailangan mong baklasin lahat. So babaklasin mo lahat, mga kasipa, ng kaha para matroubleshoot mo. At the same time, medyo mahirap troubleshoot kasi yung mga wiring color codings na ginamit is iisa, mga blue, orange, red, mga ganun lang. So napakahirap. So kailangan talaga magagawa nito pag nagkaroon ng pagkaluko-luko is yung gumawa din kasi siya ay nakakaintindi. So ngayon ang ginawa ko is ginaid ko muna siya, drenowing ko muna lahat, ginawa ko muna ng diagram, input output bawat triggering device niya. And then nakuha ko yung kanyang Ricardo. Ngayon ang gagawin natin is gagawin natin yung panibagong sa atin. So gagawin natin per color coding. Ilalagay natin dito. Just in case magkaroon ng troubleshooting is nandito lang, napakadali niyang i-troubleshoot. Okay, so just in case. So diyan ko lahat pagsasama-samahin, siguro mga ang relay na gagamitin ito is abot ng 7. Ayan. Ang relay na hihilira diyan, mga kasipa. So bakit kailangan kong mga 7? So kailangan ko kasi i-trigger ng maganda or maayos yung ating device. So kailangan dito is idaan natin ng maayos yung current galing kay battery papunta dun sa load. I-deliver natin ng solid para maiwasan natin dyan yung tinatawag natin voltage drop. So, yan, mga kasipa. Okay? Yan, mga kasipa. So, ito yung before niya, mga kasipa, no? Tapos lang natin siyang inaano. Ayan. So, okay? So, simulan na natin. Ayan. So, nakikita ko, napansin ko din, wala man lang ako nakita mga fuse. Wala akong nakita fuse na nanggaling kay battery.
So bakit kailangan natin ng fuse, mga kasipa? So ito yung sabi ko sa inyo, pag nag-install kayo, oras na nag-exist kayo sa battery, dapat magkaroon na kayo ng fuse. Bakit? Kasi hindi natin alam, napakahirap kalaban ng vibration. So ano ba yung vibration? Ito yung every time na pinandar na natin si motor, hindi na natin hawak yung kanyang vibration. So pwedeng vibration sa andar, pwedeng vibration sa nadadaanan natin. So ang nagiging problema dyan is yung wire. Pag naipit yung wire, natalop, nagkiskis sa bakal, pwede siyang mag-cause ng problema. So dapat meron tayong fuse para pag nakadetect siya ng pag-init yung wire, ay puputok yung fuse natin. Okay? So yan, ipi-fuse natin. So yun yung napansin ko, mga kasipa, no? Ang dami niyang in-exist sa battery. So wala po siyang fuse. So ngayon, ito nang gagawin natin. Ito yung before natin. So nakita niyo naman yung before. Yan. So mamaya makikita niyo yung after nito, mga kasipa. Makikita niyo buo yan. Ayan. Malinis ang harapan, malinis natin. Ayan, mga kasipa. So ito yung before natin, ano? Ayan, makikita niyo mamaya yung after niyan. Pachachambahan natin to. Ayan, mga kasipa. So ito yung gagawin natin ngayon, ano? So pinagsama-sama ko na dito. So pitong relay yung ginamit ko. So bakit pitong relay? Kasi ang gagawin natin dito is mini driving lights atom, high and low. Kasi ang gagawin ko is hindi ko pabubuhatin sa motor yung overload. Yung mataas na current supply sa motor, hindi ako kukuha. Kukuha ako sa main supply. So, dalawa yung gagamitin ko sa may atom, kasi separate switch siya. Tapos yung dalawa naman is gagamitin ko siya para dun sa ilaw. Yan, para dun sa ilaw. So, ito yung ilaw na gagamitin natin. Yan. So, mataas yung current niya, no, mga kasipa. So, ang isang ilaw niya, is 3 ampere. Yung kanyang consumption load. So, bali yung dalawa nito is 6 ampere. So, wala pong hindi po kaya nung ating 3-way switch i-handle ito. Okay? So, kaya po niyang i-handle ito, kaso hindi po magtatagal yung switch natin. Kasi maximum po nung switch natin na 3-way switch is 4 ampere. So, sa madaling sabi, kaya po niyang dalhin. Pero, hindi natin masasabi kung hanggang kailan itatagal nung ating switch. So, ang gagawin natin is gagamit ulit tayo ng relay, panibagong relay. Okay? So, yung 3-way switch natin is pagaganahin niya na lang is relay. So, si relay ang magdi-deliver ng high current load pagmunta rito. Yan. Tapos, gagawin natin reversible passing, horn with reversible passing. Tapos, meron siyang busina na yung malaki, yung bush na Europa yata yun. Europa, sira na. Yan. So, meron siyang, ito, kasi pa, ayan o. So, yan o. So, meron siya niyan, dalawa, isa, dalawa. May loud horn siya, tsaka stock horn. Kaya ang gagawin natin ngayon is, idadrive natin lahat yung overload na yan. Proper install. So, iwasan natin dyan yung mabigat na current supply. So, ito yung ginamit ko. Tapos, meron siyang GPS at meron din siyang remote. So, overload siya, no? Kasi meron siyang dalawang trigger na 24/7 naka-own. Yung GPS at saka yung anyang remote. So, dito natin lahat idadaan, mga kasipa. At the same time, wiring cleaning, ibabanat natin dito. Nakita nyo naman kanina yung before niya, nung nag-live tayo, sumatindi. So, ngayon, ito rin gagawin natin ngayon. Okay? So, sisimulan ko na. So, dito, sisimulan ko na yung mag-wiring, mga kasipa, no? Ayan, no? Kita nyo naman yung 7 relay kung gagtitirahin. So, ibababa ko muna yan. Ayan. So ito, magpumula na sa isip natin itong mga trigger function na gagawin natin. So, gaya na sabi ko, mga kasipa, yan. Ito, no? Headlight, ah. Ah, wala na yata ang laman. Yan. So, sisimulan ko na yung ating patalastas. Ayan. So, pumasok na sa 7 relay. Pito, mga kasipa, pinagagana ko. So, huwag kayong mag-alala, mga kasipa. 7 relay lang yan sa tingin nyo, pero hindi po lahat yan ay mabigat sa load. So, napakagan po ng load na ginamit natin para dito. So, huwag kayong mag-alala, hindi po nahirapan dito yung harness ng motor. Subok ko na po yung pamamaraan na ito. Okay? So, mas delikado po yung direct, yung accessories natin, auxiliary, sa motor. So, yun po ang mas delikado. Compare po dito sa ginagawa natin. Ayan. Simulan na natin, mga kasipa. Yamaha Nmax version 1 ito, kasipa. Galing pa ito lang Manila. Yung tinutuloy. Nakatakot na ganyan. Oo, nga ganito.
yung pinabibirit niya doon. Ayan. So yung dalawang relay papasok, yung dalawang common galing kay battery. So ito na yung mga kasita. Ayan. So ito na yan. Tapos pumunta siya dun kay kapitbahay. Nilagpasan niya si Kumare. Ayan mga kasipa. So dito na siya dumirtso kay kumpare kasi kailangan si kumpare yung didiritsoin niya kasi mayroong daladala si kumpare. Ayan. So nagsimula tayo dun sa pang limang relay, punta tayo sa apat. Pumunta naman tayo ngayon sa pangalawa at number one. Sinasabi ko mga kasipa. Pet malo. Ayan, so mahina internet natin kaya ibibideo ko na lang. So sayang nga lang, wala pa tayong taga-edit. Ganda sana nito, no? Ganda sana yung vlog nito eh. Simula mo sa umpisa, no? Ipong ano. Masarap sana ito kung may taga-edit. Ano? Dami nagabang ng ganito pag-wearing eh. Handlebar na galbot. Ayan, so tapos ko sa number 5, number 4. Papasok ako sa number 2. Ayan. So, bakit dito ko siya ipinasok? Kasi iisa lang yung trigger na gagamitin ko. Iisa lang yung common na gagamitin natin. Ano. So, iisa lang yung common, magkakaiba lang ng binala. So, ganun tayo mag-install. Saan ang binago ko dyan? Tapos yung good box yun, ako na nabili. O, stock yan ang binili ko, walang ginala kong may-ari. Pariliwa. Ang order niya na yun, ano? 16. Tawasan na naman. Laba-laba na. Anong oras na siya? Anong oras na lang? Paano niyo ba ang tunog? Pasado na yun. Hindi ko. Sa menu niya, ang dami ng... May silencer naman yan. May silencer na yan, tinaris ko lang. Ang pang init niya, pasok sa decibel. Kumupo ka lang dyan sa harap ko, kaya mo Pidel. Kilala lang ako dyan. So nakita yung mga trigger function ko ganito ako mag-install mga kasipa kasi kukunin ko yung main power source ng battery pamunta sa load tapos output yun. Kilala ako. Ayan, so ito na siya mga kasipa, yan na yung papunta kong battery. The same time, next naman natin. Yung opener pa yung tray. May kulay puti. So next naman, wawiringan ko naman yung papunta sa busina, mga kasipa. So, papasok muna tayo sa busina. Uy! Hindi ka marunong mag-ingat, pati tayo dyan! So dito naman tayo ngayon sa busina. Ang sipa. Ito yung busina natin. Balik-balik hindi pa dati. Kaya kaya umabot. Nakapatat ako try kagad ang ano. Odo, tarapigay na. Pero wala akong binabago. Okay na yan. Ito yung common ng busina. Tapos papunta ako ng hollow switch. Hollow switch, magde-deliver ako doon ng high and low. So, at the same time, doon ko na rin pagaganahin yung mga iti-trigger function ko mamaya. So, hindi ko na siya lalagyan ng mga tagging-tagging mga kasipa. Makikita naman natin pag umusok yan. Dahil wala siyang flarings. Joke lang mga kasipa, baka mamaya tunayin nyo. Joke lang po yun. Bagayahin nyo kung paano magpausok. Ayan, so ganyan o. So nasisimulan na natin na. Okay. So mag-output naman ako ngayon busina. Pupunta naman ako dun sa... Salip na maglalagay ka lang ng relay. Nangyari, overall wiring ka yun. So next, ang gagawin natin kuya mo Pidil ay... Gray naman. Green? Wala kay? Hindi. Wala yan. BTS po. Masasaytan nyo ba yung ano? Remote na upuan. Nakangat-angat niya. Ha? Wala, may nilalagay lang. Balik talaga kuya. Hindi, ano siya? May remote talaga siya. Yung may machine. Hydraulic. Oo. Dito ko nagpalagay na sa ganyan. Enmax. Enmax niya.
Yan. So ito na ipapunta doon sa output nating busina. And then sa busina, doon na natin siya bibiyakin sa may halo switch, mga masipa. So sa common ng halo switch, pagpatay is stock horn, pag pinindot is loud horn. Ito na mga kasipa, no? Ayan, so kita nyo naman. Ayan na. Yung pakaba. Lalagyan natin ng kumin. Ayan, so ito na siya. At the same time, lalagyan din natin siya na ano. Asan yung brown wire kaya? Pingin ako ng wire, ano? Dito malalagyan. Yung orange. May buko na yun! Spring na to. Ayan, so lalagyan ko rin siya ng kanyang GPS. So ito naman yung GPS GPS wiring. Ito naman yung sa number 7. Ang pito yan. So yan. Nilalagyan siya natin siya ng ito yung wire ng GPS mga kasipa. Ito yung ika-cut off niya yung fuel para mamamatay pagka sinit natin yung GPS. So, isisipin natin. Yan. Tapos, ang pasok nito ay common ulit. So, kahit magkabaliktad to, walang problema kasi ano lang naman to. Ito yung magsisilbing kill switch ng ating main power source sa susian. Yan. Isa pa ulit. Mukhang naguguluhan na ako. Kukunti pala nagagawa ko, no? Kumain ka na ga? Ayan, wala nang kain-kain. Masapat na sa akin itong wire na to. Makita ko lang si Kuya Mupidel. Paras kayo mukhang gutom. Tawa, Kuya Mupidel. Pagbos ko yan. So, yung isang wire naman mga kasipa is papunta ito sa 87A ng ating relay. Ito yung tinatawag natin normally closed. So, kahit patay itong supply ng relay natin, yung coil ng relay, may contact po yan. Okay. Okay. So, sala yung baso. Bakit? Papunta na ito ng ano naman. Mini driving lights natin gamit yung motorcycle. Yung mataas. Yung malaking mini driving mga kasipa. Ayan, so ito na yung papunta doon is gagawin natin itong high. Mga luma na motor mo yun. Ayan. Buhay pa mga wiring sa. Mga skeleton na yun ah. Ano na taon na buhay pang wiring, lang dadagay. Ayan, so ito na yung papunta doon sa high. Yung isa naman. Eh ako sa gabi hindi na po-cover ng motor. Iwasan nyo, lalo na pagka kung may pagkakamay pa kung yung maganda yung kamera. Hindi na pinasok. Ayan, so kasalukuyan na tayo nakikipagbakbakan mga kasipa. Natin lalagyan ng tagging, larga tayo larga. Malalaman naman natin yung mamaya. Okay. Tapos sa kabila naman ay mini driving lights. High ng mini driving. So ano na yung high natin? Parang dilaw yata, ano? Ito. High ang dilaw na. Okay. So pahingin ko kuya mo pindil ng wire na dilaw. Balit. Okay, balit pa siya. Balit lang. Para pag nagpag. Pa-high natin ulit ay dilaw. Kanina pala ang high natin is puti, baliktad. So ito naman is baliktad naman itong atom. Dilaw yung kanyang high. Susundan natin yung mga color coding. Sana all.
Palitaw. Ay, palitaw lamang. Kulang. Huwag ka nang ano. Kaya tinapin pa kayo doon. O, sarap. Halo-halo tayo dito. O, dyan ka lang. Alay. O, sige. Kumuha ka na ganyan. Ano niya, sir? Alagyan na din. Galing pa yung buhok, hindi? Sana all. Nakarating dito? Hindi na mga teri. Ayun. Nakaroon nakabili na. Madan. Alin ka? Suhaan yung suman. Gumagawa po kasi ako kapatid kami ganyan sa buhok. Nagbenta? Wala po. Pang sarili. Ay, pang sarili. Kung nagbibinta yun eh, sayang. No? Ay, para mas pasalubong doon. Oo. Tsaka Coke! 1.6! Ay, tao eh. Hindi lang. Palitaw! Maganda! Maganda. Ito naman yung papunta sa mini driving. So, hindi na tayo magtataging mga kasipa. Palakasan na lang ng loob ito. Palakasan ng pakiramdaman. Hindi umuso, pabilisan ang kamay. Pag may naamoy, lalagyan natin ito ng anti-usok, yung ano, pag may usok, yung may tubig na lalabas dyan. Yeah, so, para sa hotel. Para sa hotel. Pag nakaano ng usok, ganun na tubig. Kaso yung tubig, patama sa mukha, lalagyan natin sa baseboard. Nalanginit, tama ko yung video. Parang naliinit ang ulo eh. Sa mukha ang tama na tubig para lumabig. Puro na ako tawa sa blending natin yung ginagawa ko, ha. So, ito nung kasipa, no? Pasensya na kayo, ha. Dilado ako sa kwento. Kailangan kasi natin makipagkwentuhan. Nakakapagod yan pagka mag-isa ka. Ano kasi ito, eh. Labanan na ng, ano to, pang mababawang isip. Ang dami natin trigger na nilagay. Madalas din pala kayo sa manood, ano? Sayang, ano? So, kailangan ko talaga ng magandang output, ano? Kasi pangit pa yung ano ko, ano? Yung output ko sa video. Minsan, lumalang. Walang edit-edit kasi, walang ano. Puro lahat, ano? Kaya, siyempre, walang dating ba, ikaw yung... Comment ka, looking for editor. Mga ganyan. Ito, mag-iitay 1,000 isang araw. Iping comment mo, kuya. Alin? Okay, maalam. Mag-ano na ako sa'yo. Hindi yung maalam. Mag-iitay. Sarap nga kasi, overall natin ginagawa. Minsan patay ang motor, dadalan dito, walang wire. Ultimo, 0-0. Bubuhayin natin lang. Sarap na ni video sana eh. Ang dami mga nag-aabang. Yun doon nga sa RS na in-restore ko eh. Ang daming nakuyat dun eh. Di ba yung RS na yun? Kaplano sana eh, ano? Kakauwi yung ano? Oo. Kakauwi mo lang yung mga wire. Oo. Nung pagbuklat eh, surug-surug. Lahat na. Lahat eh, surug-surug yung pinutot po. Surug. Makakatay! Gumawa ko ng panibagong ano ko ngayon. Ano yung RS 100? Gumawa ko ng panibagong linya ko. Dalawang araw. Sarili niya. Dalawang araw yun. Dalawang gabi isang araw. Oo. Laban ako doon, walang joke kayo. Pangalawang umaga naman, dalawang beses umabot ng alas 5 ng madaling araw. Ay, magkasunod, yung aras at saka yung ano. Yung pangalawang gabi naman, hindi na magsabay yung utak sa kamay ko. Ayun, ganun, alas 5 ng madaling araw tapos eh. Simula na. Misa na yung kasi yan, kasi pa, madaling araw na, kumaka na pa. Diretso, straight, talaga yung sabi. Yan, hindi nung kami nagpagkakamay. Masisira kasi yung schedule kinabukas ang pag... Wala, dali, karoon. Kasi, straight yung schedule po. Nakakaya naman. Maganda kasi yung kalayong respeto. Itsura nga, lati naman. Mababa. Kuya mo, Pidel, yung puteng malaki. Kaya mga kasipa, so ito na. Nakukompleto na yung ating relay. So... Pero bata nga, maano naman. Kami mo nang basta na yung malayo. Pagkigang nagpunta. Dati, kahit anong araw, pwede ka pumunta para magpagawa. Sida. Oo, dati. Matalit pa, dahil pa na matalit na. Pagka ba ito? Ang unang in-overall wiring niya, nungutok ng tito kong M-Max. Overall wiring yun kasi niya. Ginulo ng tito ko yun. Bakit po kasi yun? Naglalagyan ng wire yun. So, ang galing ko siya dito sa number one relay. Ito yung... Okay, so gagaya na sabi ko mag sa'yo, isipin yun, napakadaming relay na. So, hindi natin maiwasan dito yung magkamali na sundot. So, ito na yung sundot natin. So, three-way. Low. Okay, so tama pa rin. Pusok na naman si Fidel. Kaya naman si Fidel. Kaya naman sa akin, ha.
putin na lang yung gagamitin ko, mga kasipa. So low, bababa siya dito sa baba and then high. Papasok-pasok na yan! Sipa. So ito yung mga trigger namin papunta sa mga load. So nakakompleto ko na yung mga load. Ito yung number 1. Hindi doon sa harap ng ano ko, working table. Ayan sir, tira na yun. Asan yung soft drinks? Sir, ano ito? Dito kuboy. Kuboy tayo dito. Kung anong inabot natin. Yun ang pag-aati-aatian. Oh, ganda. Sing with isang ano, suman. Yes, salamat. Kasal. Yeah, meron dito. Yeah, may paligoyin dyan sa anong laya. Papasok mo dyan ang tira dyan. Papasok mo dyan. Laya na yan. Tira. Tira. Ilang kain. Oh, busog na. Yan ang gagawin tayo dito. Magsisimula pa nga na si Kasita. Pinasama ko nga tropa rito. Sama, ano kami? Apat. Gabi ko, tara, ride tayo. Gabi ko, gusto nyo? Habang ipapagawa ko, anak kayo ng trip yan. Ito kayo rito. Pinatulog, anong dalawa lang. Pag nakita nila ang gawa mo. So dito sa akin kasi talagang hinang. Ikrikrim ko talagang hinang pa. Eh, ang ganda ng binigay mo schedule sa akin, linggo. Ang rapid. Na dalawang oras eh, tindo pa. Linggo pala kayo. Eh, yun. Nabitin ako dun. Linggo pala kayo na ibutas. Bitin. Bitin na nga. Kasi pag ganyan, di ba, papahubad mo yan, hindi papadetails mo lahat yan. Alin? Yung ito, alin, papaklat mo, yung one. Bibira kasing gumagawa ng ganyan. Yung ipupul lahat ng nasa isip, yung gusto mo mangyari, bibira. Kaya madalas, hindi sila makapagpagawa ng ganito kalinis kasi may hangganan yung kakayahan ng gumagawa. Meron yung time na kaya niya, meron yung time na hindi niya na maabot, tapos hindi nila kaya mag-disenyo ng ganito kadaming relay. Ang kaya nila is manual, sa isang kabit. Pag kinabit si isang mini driving, isa ulit. Kabit ulit si busina, isa ulit. Kasi, hindi nila kayang one way. Ganyan eh. Ano yan? Jump. One way na to eh. Nasa isip ko na. One way lang na yun. Nasa isip ko na lahat ng papuntan out, input, output nito. Yung kanila kasi, hindi nila kayang ganon. Tawag yan yung octopus wiring. Yan. Pagtagpi-tagpi ng ano. Magay self na iwahiwalay pa. Pag sumasama na niya, tapos isang function na lang. Kasi na ano na to, nabuo na sa isip ko eh. Galing. Alamin ko kung ano yung function nung na dati naka-install. Tapos aralin ko siya, and then hingin ko yung gusto nyong mangyari. Sasamasamahin ko doon. And then, doon ako gagawa ng wearings. Nagkamali lang talaga magulang yun sa pagpapalagi ng pangalan. Hindi naman dapat Albert ano yun, dapat ay Albert Einstein. Pag naman ang pangalan mo sa page ko, Albert Einstein na. Wow. Loki lang tayo na. Loki lang tayo, no? Sa mga hindi nga nakakaintindi. Tapos walang gagawa ng ganito, eh, naka-crimp na, tapos hinang pa. Makikita nyo itong kanila.
Yeah, mga tapos ang wire, hindi natin masabi na pupulbo. Ang mga wire. Pangalawa, yung mga gamit na mga terminal pin. Ayan, yung mga nagiging problema. Kaya tinangkalat ng wire. Ito sa akin, kaya may ganyan-ganyan. Kasi every time na magtatanggal ako ng relay, meron siyang play. Kaya siya, ganyan. Bakit? Eh, hindi natin masasabi dahil tulak tayo ng tulak minsan sa troubleshooting. Nasisira ito. So, pag gusto mo siyang palitan, oo. Tanggalin mo yung wire, and then, salpakan mo pa ng bagong sakit. So, ganyan. Siya, kaya siya may paikot-ikot. Yung anong niya, itim na yan, pwede pa. Pag nasisira ito minsan, yung terminal lock niyan, natatanggal dahil pinipilit natin yung relay, tabing yung paa. Yun naman, yung itong sinasabitan nito, nasisira yung plastic. So kaya yan may ganyan-ganyan kasi gaya yung sabi ko, kunyari ito, sira. So pagkasira yan, gaganyanin mo lang siya. Gaganyanin mo lang, and then tanggalin mo lang yung apat na pin, and then salpak mo sa bago, and then salpak mo na. Kaya may ganyan yan. Kasi dyan maglalaro yung mer. Sabi nga nung basher ko, may nalalaman ka pang pakulot-kulot ng may nalalaman ka pang pakulot-kulot ng wire, pwede naman diretso. Hindi, ang puntos kasi niya, kung naiintindihan mo, pag nasira yan, huwag mong sasabing hindi masisira yan. Maniwala ka sa akin. Pag sinabi mong hindi nasisira yan, hindi ka, sinungaling ka. Pati masisira ano, lahat ng gamit. Kaya mo yan ay paganyan payuyo, kailangan kasi ng space niyan para mahuhugot yan kung yun sa doon. Yun nga ang ano. Kaya pag sinabi nila, pag sinabi, ano, ako kahit nga ganito ginagawa ko, nasisiraan pa rin. Pero at least, malaking bagay yung hindi ka gagastos ng malaki para magpa-trouble, mag-ano. Kung nakakaintindi, alam, kagaya nung kanina, hindi ko pa kinakalas yung wiring, nagagawa ko ng mga diagram. Naka-assemble ako ng mga diagram. Kasi naiintindihan ko yung cycle ng mga ginagawa nila. Pero pag hindi nila naiintindihan, yung babago, ay kalas ng kalas. Kalas ng kalas ang gagawin. Tapos minsan sinasabi na ko, pwede naman one relay lang yung ano eh. One relay setup lang yan eh. Isang relay lang gagamitin, dala na lahat. Meron din ganun. Sabi ko, sisip-sip ko. Boys ah. Ang dami mong relay ginagamit sa mini driving lights mo. Ang dami ginagamit pati sa blue water. Pwede isang relay lang, doon na lahat kumuha. Ang gusto niya mangyari, isang input, battery, output, load, nandun nga lahat gagawin mga switch. Para pag napundi, langatan din ng pundi. Eh sabi ko naman, ah ganun ba, sir, pwede pala yun. Pwede! Ilan ampere naman yung piece na gamitin mo? 30 ampere! Ah, sabi ko to, das ka. Pag nag-short circuit yung isang branch mo dun. Damay lahat yun. Yung 30 ampere mo nakangiti pa. Yung wire mo sunog na. Hindi mangyari yun. Puntahan mo yung mga leading in-install nyo. Subukan nyo tingnan yung wire kung gano'ng kanipis yan. Isasama nyo sa 30 ampere yan. Sunog na yan, hindi pa pumutok yung fuse mo. Wala pa siyang responde. So ganun yung nangyayari. Sabi ko nga sa kanila, Joker nga, Joker ka, Joker. Hanggang 10 to 15 ampere lang. Kanya-kanyang diskarte, ikaw nga, tinan mo, iba rin yung diskarte niya. Iba rin yung diskarte ko. Kakaiba kasi ng, ano, kaya mo Fidel, kaya nga ako ng bahay. Pwede gulit na pala yun. Lunes na, lunes may trabaho nun eh. Yan, wire. Yang brown. Gulit na pala yan. Oo, si Kuya. Lunas may trabaho ulit. Habol na tartan ng face. Sana all may... Hindi, yung brown naman eh. Kahirap na commission rate. Sana pag-uha yung bago pala mo pala. Ito lang may screen. Hindi alam, bagong labas sa paggagawa mo, nag-alim, tango dito. May spray na nakakalo. Nakikita sa upo, ano? Ha? Hindi nakakalo. May spring. May spring, ha? Yan, no? Dalawa. Kaya hindi siya bumaba. Ahoy! Bakit? Biglang nag-shutdown yung panghingang ko. Baka ako. Garing din. Wala mo lang nagagawin dyan. Ito na nag-shutdown. Tempers mo na tayo. Sino yung hindi gagana?
kasi si passing is a reversible passing with horn. Para pag pumasok si passing, hindi siya lalabas dyan. Pumasok naman si horn with reversible, hindi siya lalabas dyan. Magkakat na. Magkakano sila. Kaya yung mga yan, yung mga bagay na yan, yun yung bagay na minsan hindi naabot ng ibang gumagawa, kaya nangyayari. Hindi nila magawa. Pero ng gate bag na. Yun lang, yun na yun. Di ba? Para may pamigil. Yun na yun. Si kumpare, hindi pwede pumasok doon kay kumpare dyan sa kabilang. Masasak sa once na dumaloy doon, kakatin na lang doon. Pag pumasok sa kabilang way ng kuryente, pagdating niya sa kabilang. Tapos kahit magsalubong sila, okay lang. Okay lang, cut na. Pero hindi sila magbalikan. Best verse siya. Kaya mo pili. Lapit ko makuha, sabi ni Kuya Mupid. Kunti pang paliwanag, yan ay pinagmamasdan ko. Sarap nito yung vlog sana, no? Yung oo, simula sa umpisa hanggang ano. Kung wala lang taga-edit kasi, no? Tabo sa takilya to eh. Lalo't detalyeng ko, papaliwanag ko ba't gagawin ako. Yun lang. Hindi, itatago mong, ano, itatago mong iba. Yung mga mahilig mag-modification eh. Siguro, hindi magagaya nila to, pero hindi nila magagaya yung pamamaraan. Yung paano mag-discarte paano, kung paano may, ano. Magagaya lang nila isa-isa. Eh rin pagsasama-samahin ko yung kumbi. Pero ano ang trabaho mo dati, kuya? Mission. Oh, no? Kasi napunta ka na sa wiring ng motor, no? May motor ko, may motor ko eh. Hindi ko pa nakikita ko isang mong motor. Ano yun? Ano ba yun? Ano yun? Wala ka na sa ano? Alin? Yung sodas na yun. Ano yan? Grupo lang nang sa... Nag-electrical sa ano, motor. Iba't iba kasi yung mga talent ng mga master administrator namin. Admin master namin. Okay, so kompleto na mga kasipa. So ito na yung itong relay niya. Ayan na. So, hindi ko alam kung saan na siya papunta dito. may ang kulay green, Kuya mo Fidel. Green naman eh. Dark green, kulit. Ayan, so ito na yung wire na yan, para yung wire sama-sama na natin. Yun yung natutuwa pagka yung cable niya na yan, parang wiring ng computer, sama-sama. Na-daunting na. Parang ano, rainbow. Ano yan? Parang natitirintas na. Natitirintas na yan. Ang galing nga niya mag-iung. Parang ano lang, ano, parang yung PLDT. Yan, yun na. Sa, yan, diskarte sa PLDT. May coding nyo. Yung nagtrabaho ko sa Krapo, tapos pinag-ano kami nyo, no? Listahan nyo lahat ng kulay na yan, no? Talaga iniisa-isa na. Listahan din eh. Yung mga code nun. Yung mga nagpagawa dyan nung dati. Ang haba dito ng relay. Kabi na pinakapot. Gawa nyo, pero sabasama nyo eh. Dami. Dami. Dami na. Kaya yung ano, kaya ko Pidil. Kulay. Red, Derek. No, Derek, dapat sa... Battery. Dapat mag-exist pala tayo isang wire. Sa... Papunta dito. Tapos papunta siya kay kapitbahay. Liliban. Liliban na yung walang asawa. Punta siya rito. Sa walang asawa. Nasa abroad. Kaya yung wire na kulay, ano? Gray na lang. Kulay green? Ayun. Ay, hindi. Hindi, meron. Ito. Violet. Ay, meron din. So, ito yung si Violet. Ultra-branch ito sa labas. Parang rainbow. Lahat din ang kulay ng wiring nandyan. Parang rainbow nga. Yung ano na lang. Hello. Ito mga kasipa, sinimulan na natin ano. Ito yung mga trigger function ng kanyang mini driving lights Atom. Mini driving lights, yung malaki. Yun yung motorcycle na yun. So, proper installation. Tapos yung ating malaking busina. Loud horn with stock horn.
Tapos, ano to, mga kasipa? Stock horn, walang modification. Loud horn, may modification. And then, meron siyang GPS. So, ito lahat ang ginawa natin para hindi mabuhat ng mabigat yung kanyang wirings ng motor. So, hindi makikialam. So, ganyan yung aking wirings. Ano, ayan, okay, ita nyo yung mga kasipa. So, walang tagging-tagging yan. So, ganyan kalupit na yung ating i-install natin ngayon. Ano. Ayan. Okay? So, overload yan, mga kasipa. So, hindi dumaan dun sa motor yung mga high current nating pinadaan. At the same time, yung mga switch natin, hindi sila napipwersa kasi may maximum po yung mga switch na gamit natin. So, kaya nasabi ko, is 6 ampere yung load natin, mini driving lights yung malaki. Dalawa. Ito, 4 ampere lang yung maximum. Kaya, hindi natin pwedeng pabuhat dito kasi baka masunog or magkaroon ng korosyon, magkakaroon ng voltage drop agad. So, relay ang ating pabubuhatin para kung ano yung lakas niya galing kay battery, yun yung papunta sa load. Switching lang ang trabaho ng switch na yun. Si-switch lang itong trigger na to. Okay? So yan. So, sisimulan na natin. I-set up dito. So, ito mga kasipa. Wala nang tagging-tagging. Hindi ko na siya tinaging. Ano, yan, yung buong harness ko. So, ilalagay ko yan dito para malinis. So, plug and play type to mamaya. Just in case magkaroon ng troubleshooting, ano lang siya. Ilalabas lang siya. At the same time, walang magugulo rito. Kasi kanina punong-puno yan mga kasipa. So, every time na ginagalo mo yung headlight niya, marami kang puputuling wire bago matanggal. So, ngayon, tinanggal ko lahat. Pinull out ko lahat yan. Nakita niyo kanina. So, panibagong linya lahat niya ngayon. Okay? So, yan. So, sisimulan na natin, mga kasipa. So, ito na, mga kasipa. Sisimulan na natin ulit yung ano natin. Module natin. So, sisimulan ko na. Try muna sa checkpoint. Ha? Try na. Hindi pa. Pero wala akong nakikitang ano yung dahilan para dahilan para uli. Ako nga malakas ang loob eh. Qualify pa ko eh. Yung beso na checkpoint sa bawan, okay naman. LTO pa nga ulit yung nag-checkpoint sa akin dyan eh. Yung Lunes. Diba, nung di ba bagong dating namin, di ba, parang tahimik lang siya. Oo, yung daan mo doon. Hindi ko nga alam niya, kalkal yan. Pala, kalkal pala. Pero pag rumatrat yan. O mga 80, nagbibenta na yung may hindi na ka, open ang karsada eh. Nag-120 ako. Ano top speed boss ng top speed ng motor nyo dyan sa dito pa masyadong mahal eh. Kula ang karsada eh. Mamaya, yan nasa sakyan sa harap mo. Sa-chat ako sa lolo di ko. Pag-extend ko na konti. Magkano po siyang pakantal mo yan? Ano pa? 2.5. So, ano? Swap na lang po. Ah, swap na lang? No, may gawa na siya. Bibigay ko yun sa akin. Saan lugar yun? Santa Rosa pa. Ito kasi ang bayan. Yung iba kasi pag nagkakalka, sa ubutas lang. Ito, oh, gawa talaga siya. Kilala sila. Binibiyak ito sa lagyan ng screen type yan. Nung ganun din yung sinigin mo yung akin, naka-screen type. Isa naman ang version 1, version 2 ng klase ng type eh, di ka? Kaya pagkayan ay naka-ano, silencer. Iba yung yata yung sa ano. Version 2, no? Pero meron na rin siguro. Pero kung wala naman sila, nagawa ka na nila. Basta punta ko kayong Tagapo, bayan, sa may iglesia. Iglesia ni Cristo sa gilid nun. Nakakarating na ba kayo ng Santa Rosa? Malaki idea. Baka naman meron din naman gumagawa din. Mas maraming machine shop. Punta lang sa Facebook. Makikita nyo naman. Yung, basta nakakita yung kalkan. Pipe. Type nyo lang. Basta wag lang kayong pupunta doon ng mga alas 4 ng hapon, tsaka alas 8 hanggang 7 ng umaga. Yung mga ganung oras. Huwag kayong kechip po kasi sobrang traffic. Santo Tomas hanggang ano, hanggang Kabuyaw na yun, hanggang Santa Rosa na yun. Dikit-dikit na yun. May trabaho din eh, kaya alam mo. Busy. Kabuyaw, tapos Kalamba, magkatabi lang 2 oras. Motor pa yun. Mahirap maningit pagka ganun, daming pasaway ng tricycle. Yung jeep, kaya mong iwasan yung tricycle, hindi mo kayang iwasan yun pagka bumalandra yun. JBT mahal din eh, for ano? Kanina yan sa Gaday 465. Kasi pag bala ko sana, magpalit ako ng tambucho. Yun nga si Tahin eh. Ano yun eh? Yun ang sitahin. Depende naman boss yun sa bibili niyong pipe. Hindi nga, mabigat yan. So pag nakita ka na sa bibili, hindi na stock ano yan ha. Hindi na stock yan ha. May ano ka na. May reason na sila.
Pero yung JBT naman, hindi halatang ano eh. JBT kasi boss, may adjustan yun. Oo, oh, may adjustable. Hindi, adjustable yun. Hindi siya. Pangit ang tunog, ganun yung sa tropa ko eh. Maingay yun? Pinalik sa stock. Ang pangit daw eh. Maganda yun kung ang kargado motor mo. Kasi yung tulong dyan, bum 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 talaga yun. Yung lagutok mo talagang ganda. Pero pagka yung stock naman ng engine mo, wala sa JBT. Walang... Okay nila. So, pitong trigger mga kasipa, may GPS ito, mini driving lights, yung malaki, mataas yung wattage, tapos yung ating reversible passing, horn with reversible, loud horn, tapos atom mini driving lights. So, hindi natin pinadaan yung mataas na load current sa motor para hindi mapiersa yung kanyang motor. Okay. Kasi pa yung ating Yamaha Nmax, ano ito yung final output natin. So, ginawa natin ito is 11 AM, natapos tayo ng... 11:20 PM. So 12 hours na natin siya mahigit ginawa, no? So gaya na sabi ko kanina, as you can see dito, napakadami dito kaninang bulbol na nakalagay dito. So ngayon is natanggal na. So plug and play type na lang, right signal, left signal, tapos sa charging system, and then sa kanyang park light. So nilagay ko na sa halo switch. Tapos ito, nakalagay na rin dito sa low trigger, yung patayan ng low, mga kasipa. Okay? Tapos nire-install ko rin yung kanyang Atom mini driving lights. So, tatlong wire yan, mga kasipa, no? Pinatamaan ko rin ito ng reversible passing. Kasi kanina, pag naka-high, wala ka ng passing. Okay? So, pinatamaan ko yan. Tapos ito yung kanyang malaking busina, yung bush na yan. Yan. Nire-install natin, andun pa sa kabila. Yan. So, ito, dalawang piraso, mga kasipa. Stock horn with loud horn. Tapos ito yung kanyang wirings, yan. So wala kaming yan, walang maraming sinugat dito sa kanyang wiring harness ng motor, ano. So kung ano yung aming stock, yung pa rin. So nilagyan ko lang yan ng terminal lugs lahat, yan. Tapos dito yung kanyang Atom stock horn, ayan. Tapos ito na yung wirings ng kanyang park light sa likod, yung mga ilaw-ilaw. So ayan na. So malinis naman kasi pa intact na, wala na rin diyan yung kaninang maraming bulbul na wire, ano? So intact na din. Yan. Yun, no? Tapos ito, yung kanyang harap, ayan, wala na din. Yun, no? Tapos, ito na yung mga wirings ko, ayan. So ito naman, yung papunta nun sa mini driving lights na maliwanag. Yung 3 ampere current. So napakataas nung 2, 6 ampere. So gaya na sabi ko is gumamit ako ng relay para hindi ma-stress yung ating switch. Okay? So ang relay ang ginamit ko is 2, 4, 6, 7. So bakit pito? Dalawa sa mini driving lights, tapos reversible passing, and then dalawa dun sa mini driving lights na mataas yung current load, tapos stock horn with loud horn, plus GPS tracker, plus remote. So naka-remote din siya. So ayan mga kasipa. So napakadali siyang i-troubleshooting just in case na magkaroon ng trouble, ano. So dito lang yung tatanggalin natin sa gilid na ito. And then matutrouble na natin siya. Tatanggalin lang natin yung mga cable tie na yan. And then may lalabas na natin yung buong yan. So matutrouble natin siya dito sa labas. At the same time napakadali. Kasi bakit natin kailangan i-design ng ganito, mga sipa? Dahil meron din itong dalawang trigger na kaparallel na GPS at saka remote. So just in case magkaroon ng troubleshooting, madali siyang ma-access or madali natin siyang magawa. Unlike dati na nandito sa loob, tapos mayroon pa ditong relay, mayroon pa dun sa kabila. So pag nagkaroon ng troubleshooting, kailangan mo baklasin lahat yung mukha. So ngayon, hindi mo na kailangan baklasin. So ito lang mga kasipa, dito lang. Tapos ma-hack mo na siya lahat. Yan. Yan ah. Yan yung wirings natin. Yan. Tapos dual output na yan. So nag-output ako papunta dun sa mga battery ko. Tapos papunta sa mini driving lights. Dual mini driving lights output. Ito yung isa at ito yung isa. Di socket. Papunta yan sa ilaw. Tapos yung naiwan naman dyan is papunta dun sa kanyang remote at papuntang battery. Tapos naka-protection circuit na rin siya. Ayan. So yan naman kasi pa. You know. Tapos tumakit dyan. Tapos dito, nilagay ko rin dito yung halo switch. So, itong halo switch na nandito sa kaliwa is ito yung park light natin, ano, tsaka mga ilaw. Tapos ito naman yung kanyang selectable stock horn with loud horn. Yan, mga kasipa. Tapos, ito naman is yung voltmeter.
Tapos itong isa naman is, ito pala yung voltmeter, ito naman yung charger ng cellphone. Ayan. So ganyan yung mga design na ginawa natin kasi kailangan may pasobra. Just in case magtanggal siya, merong play. Ayan. Tapos ito na, umakyat na siya. Andito na lahat mga sipa. Ayan. Tapos dito nag-branch ulit ako. So papunta ng GPS, tapos papunta na rito sa kanyang GPS triggering. Tapos pumasok na ako dito sa CN para matrigger. Okay? Tapos ito, papunta dun sa taas, manibila. So kailangan meron din play yan kasi minuminuto, sigo-segundo yung ating paggalaw ng manibila. So gaya nito, sipa. Ayan. So gumagalaw po yan, sigo-segundo. So napakahalaga nung may play yan mga kasipa. For safety, para hindi mapirsa yung mga wirings. Tatagal. Okay? So, simulan natin yung trigger, mga kasipa. Sir, shout out muna. Ayan, o. Oh. Ayan, si sir. Pre, ayun, o. Oh. Ayun, o. Oh. Lupit ng NMAX. Ayan, o. Oh. Si sir, ayun, o. Oh. Ayan, dyan yung kanyang alaga. Sunod ko pa dyan. Ayan. So, ito na yung mga trigger function niya. Sir, paano nga ako? Passing. Ayan yung kanyang passing. So, patay, nagpa-passing. Tapos, palo. Passing. You know. High. Passing, yan. So, kita nyo, continue siya sa pagpassing mga kasipa. So, kompleto siya, no? Tapos, yan. So, mamaya, testing natin yung busina, no? Okay? So, isa pang busina, stock horn, sir. Papatay muna ako ng mini driving. Yan, patay mo. Yan. Tapos, yan, stock horn. Yan. So, yan yung stock loud horn. Isang pindot, you know, dalawa. Tapos, palo ako ng mini driving. Yan, so busina. Sa pa. You know. Tapos high. Sa pa. Yan, sa pa. You know, so kompleto siya. Okay, sir, isang pindot na magandahan. Yan. Yon. So nahihiya si sir ano kasi ano na this oras na pero okay naman yan. Mamaya, wala naman na. So kita niyo mga kasipa no, naka-full current yung kanyang supply dito sa busina. So may load pa tayo ng mini driving plus ito yung kanyang bush. So napakaganda ng kanyang output ng kuryente kasi intact yung kuryente. Magsimula sa battery, papunta ng fuse, fuse papunta sa relay, relay papunta dito sa mga load. So ganyan yung ating pag-wirings para intact lahat. Okay? Ayan si sir. Ayun oh. Ayos. Happy. Ayan. So ayan mga kasipa. So ilalagay na natin yung mukha niya. No? Titesting na natin lahat ng final output na ginawa natin. Kasi wala nang testingan nito simula kaninang binuo natin. So nakita nyo kanina, hiwag-hiwag yung wirings niyan. So heto na siya ngayon. Ayan. So wala na. Ayan. So heto na yung kanyang output. Ayan. Ayan na. Ayan. Okay. So ito na yung finish project natin mga kasipa no dito sa may Yamaha NMAX version 1. So galing pa sila Pops ng Muntinlupa. Ayun oh, sila Pops oh. Ayun oh. Yan. So pagsusi natin, you know. So pagsusi ko na. Voltage 12.2 12.3. Okay? So ininstallan ko or reinstall natin lahat ng load ano. So ininstallan ko yan mga kasipa ng dual mini driving lights. So disclaimer lang mga kasipa no. Okay. So yung mini driving lights is nasa ilalim at itong mini driving lights nasa ibabaw. So plug and play po ang gagawin natin diyan ano. So yan. Plug and play po yan just in case na may gustong tanggalin or ipalit is madali po siyang palitan. Okay? Tapos wiring cleaning tack lahat ng wirings natin. Nakita niyo naman kanina sa video natin. So start. Yan. So may GPS din to, nireinstall din natin. Tapos may 2 alarm. Tapos yung kanyang headlight. Yan o. So kita nyo yung headlight mga kasipa, naka-low. Yan o. Tapos, yung kanyang passing is reversible. Modification na rin to. Yan o. Nakita nyo, passing. So patay, nagpa-passing. Tapos low ng mini driving lights. Nagpa-passing. Tapos pag naka-high ang mini driving lights, high ang headlight. High hang headlight, nagpapasing pa din. So, kompleto siya, no? Patay, nagpapasing, low, nagpapasing, high, nagpapasing. Okay? Tapos, yung kanyang park light, yan, bukas na din. Tapos, papatay natin lahat ng load. Ito naman yung kanyang high ampere mini driving lights. O, mataas yung current nito. Kaya nirelay natin ng dalawang relay. Ayan, no? So, yan nyo. So, yan yung low. At yan yung high.
Yan. So again, passing. Tapos, pag naka-low siya, may passing pa din. And then, pag naka-high, passing pa din. Okay? Tapos, patay. Yan yung mini driving lights na malaki. Tapos, yung mini driving lights na low. Tapos, mini driving lights na sabay na. Okay? So, may passing pa din. So, kompleto siyang mga passing, mga kasipa, no? So, yan. Yan, oh. So, ganyan kaliwan. Ganyan kaliwanag yung kanyang alaga, mga kasipa, no? Ayan, oh. Oh. Ang tindi. Ayan, mga kasipa. So, napakalupit ng alaga ni sir, ano? Napakalinis, napakaalagang alaga, no? Kumbaga sa chicks, stainless. Walang kaki, walang ka, ano-ano, balat kamatis, ikang nga, walang kagas-gas-gas. Ayan. So, okay. Tapos, switch natin yung nasa likod. Yan. Tapos, ito yung kanyang stock horn. Tayo muna natin. Tayo natin lahat. Tayo natin lahat. Stock horn. Tapos, ito naman yung kanyang loud horn. With reversible passing modification. Yan, oh. Tapos, pag nakalo. Yan. Tapos pag naka-high, mayroon pa rin siyang reversible passing. Yan. And then, yan. So ganyan kaliwanag na ngayon, mga sipa. Okay? So ito yung finished project natin. Nasa 12 to 13 hours yata nating tinira ito, no? Para malinis lahat ng wiring niya, intact. So pitong relay ang nandyan, nakalagay na kamada. So naka-wiring tack. Okay? Yun, no? Dahil, pindutin mo yung passing. Passing. Yun. So, yan yung passing. Yan, o. So, nakailaw na, nagpa-passing pa rin siya, mga kasipa.